Welcome back mga kalapatids. Ngayon, shoutout naman po tayo dahil matagal-tagal na din po yung huling shoutout ko sa inyo. Pero bago yun mga kalapatids, ipapakita ko po muna sa inyo yung mga parcel na in-order ko. Ito mga kalapatids, mabigat eh. Tapos ito po, yan. Tapos ito din mga kalapatids. Itong mga in-order ko na to mga kalapatids, yung electrolytes, vitamin A, D, E, tapos yung multivitamin, amino acid. Ayun yung mga in-order ko. Tapos yung calcium lactate, tapos yung eye drop mga kalapatids. Dahil kailangan po ito ng ating mga kalapati, dahil malapit na po ang breeding season mga kalapatids. Kaya naghahanda na kami ni Papa. Bago yun mga kalapatids, yung pag-explain ko, buksan po muna natin itong parcel na in-order ko. Ito nga pala mga kalapatids, ito nga palang mga in-orders ko, yung mga pangangailangan na po ng ating mga kalapatids dahil malapit na yung mga breeder yun. Ito yung mga electrolytes mga kalapatids, vitamin A, B, E, na kaya mga kalapatids kung pumili sa inyo. Tapos yung calcium lactate. Bigat ka mga kalapatids dahil sa pumili. Mga kalapatids, nabuksan ko na po yung mga parcel na in-order ko. Ito po yung vitamin A, D, E. Ito po yung i-explain ko sa inyo mga kalapatids. Ang vitamin A, D, E po kasi ay mahalaga para po sa kalusugan ng ating mga kalapati. Narito po ang mga pangunahing benepisyo ng vitamin na ito. Una po, vitamin A. Ang vitamin A po ay mahalaga para sa malusog na paningin, immune system, at pagpapabuti sa balahibo ng ating mga kalapati. Ito po ay mayroon din antioxidant na makakatulong mapanatili ang malusog na mata at magpabuti sa paningin ng ating mga kalapati. Pangalawa mga kalapatids, vitamin D. Ang vitamin D po ay mahalaga para sa kalusugan ng mga buto at pangkalahatang paglago. Ito ay nakakatulong din sa immune system ng ating mga kalapati at sa pag-absorb ng kahalumigmigan ng calcium at phosphorus mula sa mga pagkain. Pangatlo, vitamin E. Ang vitamin E ay isang malakas na antioxidant na nagtataguyod ng malusog na balat at buto. Ito ay may mahalagang papel din sa pagpapanatili ng mga selula sa katawan ng ating mga kalapati. Ang vitamin A, D at E ay maaaring makatulong sa ating mga kalapati na mapanatili ang malusog na buto, matibay na immune system at maayos na paglago. Ngunit, kailangan din natin maibigay ito ng tamang dosis sa ating mga kalapati at kung paano ang paggamit nitong mga bitaminang ito. Hindi maaaring magbigay ng sobrang dosis ng vitamin dahil maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan ng mga kalapati. Ang pagbibigay ng vitamin A, D at E sa mga kalapati ay maaaring mag-iba-iba depende sa brand at konsentrasyon nito at sa kanilang pangangailangan, kalagayan ng kalusugan at payo ng isang veterinary. Mahalaga na konsultahin ang isang professional na veterinaryo upang mabigyan ka ng tamang gabay tungkol sa pagbibigay ng mga vitamin sa iyong mga kalapat. So hanggang dito na muna tayo mga kalapatid, sa susunod na po yung iba pang vitamin at supplement na ibinibigay namin sa aming mga kalapati. Balik tayo sa shoutout mga kalapatids dahil nga ang tagal na nung huling shoutout ko sa inyo. Shoutout po kay Sir Renzo Rivelliesa, kay Sir Baki Sirera, kay Sir J.R. Arabe, kay Sir Melchor Angeles, kay Sir Clarence San Miguel, kay Sir Jolos Galang, kay Sir Elmar Gatchalan, kay Sir Inors TV, kay Sir Jan Lexus, kay Sir James Bautista, kay Sir Chito de la Peña, kay Sir Edmar Capinpin, kay Sir Aldrin Sagesa, kay Sir Fidel Patricio, kay Sir Sanvife Patolot, kay Sir Samuel Love, at kay Sir Ronald Isma. At shoutout din po sa mga walang sawang patuloy na sumusuporta sa aking channel, sa aking page. Maraming salamat mga kalapatids. Hanggang dito na lamang. Paalam!